ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugin ng gitara, at ang kaaya'y ang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay araw ng Sabado at nais nating parangalan ang mahal na Birheng Maria, siyang laging kumakalinga at umaakay sa atin patungo sa kanyang anak. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lalong-lalo na ang intensyon ng pamilya ni Maria Luisa Eusebio. Gayun din ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito. Ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng mga yumao, lalo tigit sina Daniel Joseph at Mia Divina. Natatanging panalangin para sa lahat ng ating mga pilgrims, lalo na ang grupo ng mga taga-parokya ng Mahal na Birhen ng Fatima sa Pasay na naririto ngayon. Si Nanay Lumen Heron at ang kanyang mga kasama. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling na iyong pagbigyan pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioko sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Ilimain sa Persya,
Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. Ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiochong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antiyoko nang magbalita sa kanya na napipilan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Anupat ang mga Israelita'y bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem. At ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang na bahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naaratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nananaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi. Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-alala. Naitanong ko sa aking sarili kung bakit di ko dinaranas, kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naaalala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo. At ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon ako'y mamamatay sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Poon, aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon, naming kataas-taasan. Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot, sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan yaong mga hintil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hintil na hulog sa hukay na ginawa nila, sa kanilang bitag sa umang sa akin, ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon, pupurihin kita, sapagkat ako'y ligtas na. Magsitayo po ang lahat.
At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may ilang Saduceo na lumapit kay Jesus. Ang Saduceo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. Guro, anila, naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay. May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayun din ang nangyari sa 3 hanggang 7. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay, namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilanling asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at ang mga babae nag-aasawa. Ngunit, ang mga lalaki't babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel. At sila'y mga anak ng Diyos yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat sa kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Sa kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, "Magaling ang sagot ninyo, Guro." At wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy nating nakakasama via live streaming at ang mga nakikiisa sa atin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at sa mga karatig lalawigan, ang mga nakikinig sa Spirit FM dito sa atin sa Radyo Totoo ng Batangas. Ano pong pinagkakaabalahan ninyo ngayon? Kayo ba ay abala sa pagpapalago ng inyong negosyo? Ang iba'y abala sa pag-aaral? Iba siguro'y abala sa paghahanap ng boyfriend o girlfriend. O ang iba ay napupuyat sa panonood ng mga TikTok. Ang iba'y abala sa pag-aalaga sa mga pamilya. Maraming pinagkakaabalahan. At ang lahat ng ito ay mga pinagkakaabalahang pangmundo. Alam niyo po ang nakakatakot. Yung matulad tayo sa mga Saduceo sa mabuting balita, tinanin ninyo, habang-haba ng mabuting balita ngayon, ang kanilang itinatanong ay,
Yung mga nag-asawa ng nag-asawa dito, pagdating sa langit, sinong asawa? Sabi ni Jesus, pagdating sa langit, hindi mo naiintindihan kung sinong iyong asawa. Pagdating sa langit, iisa ang mahalaga. Ang mahalaga doon ay ang Diyos. Wala nang iba. Kaya nga laging totoo yung wala ka namang madadala doon. Sa palagi mo, pagpunta mo sa langit ay makakapaningil ka pa ng utang sa iyong 5-6. Hindi na. Eh kung dito yung pinagkakabalahan mo umaga't hapon ay umikot sa iyong barangay para maningil ng pautang, pagdating doon, hindi na yan ang gagawin mo. Sana'y doon ang punta mo. Ano? Dahil pagpunta rin mo sa impyerno, may pagkakaabalahan ka din doon. Makipagchismisan, yun. Yun ang pinagkakaabalahan sa impyerno. Kaya sa inyong laging nagmamarites ngayon, sanay na kayo pagpunta sa impyerno. O, praktisadong praktisado. Anong sinasabi ni Jesus sa ating mabuting balita? Ang inyong pagkaabalahan ay ang mga gawang kabutihan. Dahil yun ang inyong gagawin sa bandang huli. Kung ngayon kayo sanay na mang-away ng inyong kapitbahay, kung ngayon kayo sanay na makipaggalit sa lahat ng tao sa mundo, kayo'y damot na damot, kayo'y taray na taray, aba, iba ho ang pinapraktis ninyong buhay. Yan ay hindi buhay sa impyerno. Paalaala ni Jesus, gawin mong ang lupa at ang mundong ito ay paghahanda mo para sa langit. Sa palagay ninyo ay may mga chismosa sa langit? Sino pagchichismisan niyo doon? Ang Diyos. Pagdating doon, ang Diyos lamang ang pinakamahalaga. Hindi na doon tinitingnan kung ikaw ba'y ilan ang asawa, kung ikaw ba'y nakatapos, kung marami ka bang yaman, hindi na yun mahalaga sa langit. Ang mahalaga lamang sa langit ay iisa, ang Diyos. Kaya kung dito ay pinapahalagahan mo na ang Diyos, abay di nagpapraktis ka ng papuntang langit, ganyan din sa langit. Sa langit, nagmamahalan ang tao, mababait, nagbibigayan, nagpapatawaran, umuunawa. Ay pag dito hindi mo alam yung mga bagay na iyon, ay siya, mag-isip-isip ka. Bukas ho'y Kristong hari na, katapusan na ng ating kalendaryo liturhikal. At sa ating katisismo, ito ang katapusan ng paghahanda sa mundo. Ay paano mo pinaghahandaan ng katapusan ng buhay mo? Padre, hindi ko muna iniisip yun. Saka na po pagka ako ay 70 years old na, ay paano kung hindi ka abuti ng 70? Padre, saka ko na po iisipin yun kapag ako'y may asawa na. Ay kung hindi ka mag-aasawa? Nakakatuwa po tayo. Gusto natin lahat makapunta sa langit. Ang iba sa atin ayaw mamatay. Paano ka pupunta sa langit kung hindi ka mamamatay? Kayo hong malapit ng mga graduate, oh, marami-rami kayo ngayon, ano? May mga 80, 90, aba, sa palagay ninyo kayo sa pabata? Hindi ho. Kaya dapat kayo unti-unti nang bumabait. Huwag niyong isubi ng isubit, itabi ng itabi ang inyong kwarta sa ilalim ng inyong kama. Sino makikinabang na yan? Pag-aawayan lamang yan ang inyong mga anak. Kapag ikay malapit ng graduate, dapat ikaw ay nagiging mapagbigay na. Eh marami sa atin, habang tumatanda, lumiligalig. Habang tumatanda, dumadamot. Habang tumatanda, tumataray. Ay siya, mag-isip-isip kayo. Ay baka hindi pa sa langit ang punta ninyo. Wala namang problema kung sama-sama din naman tayo sa impyerno lahat, diga? O di masaya din tayo doon, lahat chismosa, lahat madadamot. Pero hindi yun ang ating gustong puntahan. Kaya nga paalaala ngayon ng mabuting balita, gawin mong mabuti at kapakipakinabang ang mundong ito, yun ang pagkaabalahan mo kung paano magiging mabuti at mabait.
Paano ka makakapagpatawad? Paano ka magmamahal? Paano mo uunawain ang iyong lasinggero't bungangerang asawa? Yun ang iyong pagkaabalahan. Dahil yun ay practice ng papuntang langit. Tingnan niyo po ang sabi ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katesismo dito sa amin sa Batangas, number 961. Ang bukal ng pag-ibig ng mag-asawa at pamilya ay ang malalim na pag-ibig ng Diyos. So anumang pag-ibig na mayroon ka sa mundong ito, sa iyong pamilya, sa mga kaibigan, sa iyong kasintahan, lahat ng iyan ay larawan lamang ng nag-iisang pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay tapat, dapat ikay tapat sa iyong asawa. Dapat ikay tapat sa iyong kasintahan. Tapat ka sa iyong kaibigan. Dahil iisa ang halimbawa ng pag-ibig, ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na kahit sino at ano ka, mahal ka. Hindi yung pagka nagkamali ng kaunti, ayawan na. Walang ganoon sa pag-ibig. Hindi yung tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos, kahit paulit-ulit tayong nagkakasala, paulit-ulit din niya tayong tinatanggap. Yun ang pag-ibig na dapat pinapraktis natin at pinagkakaabalahan sa buhay na ito. Gusto mong makarating sa langit? Pagkaabalahan mo ang Diyos at kung paano makakarating sa piling niya. Yun po ang hilingin natin tulad ng halimbawa ni Maria na ngayon ay ating ginugunita. Si Maria, ang kanyang buong buhay, pag-oo, pagsunod sa kalooban ng Diyos kahit na siya'y nahihirapan, kahit na siya'y nagkakaproblema. Yun ang hilingin natin sa banal na misang ito kay Jesus na ating tatanggapin sa banal na komunyon mamaya, inyo pong ibulong sa Kanya. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbaba at mapagmahal na puso upang ang pagkaabalahan ko'y ang kabaitan, ang kabutihan, at ang pagmamahal sa kapwa-tao sa mundong ito bilang aking paghahanda at pagsasanay sa aking pagpisan sa iyo sa kalangitan habang buhay. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin na tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo ang mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paggunita sa ina ng iyong anak, ang mahal na Birheng Maria, marapatin mong maganap ang pagpapalita ng iyong kaloob at ng aming handog upang makapakinabang kami sa iyong ibayong pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesukristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilay na palakad at nakilamay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihayi, bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Sa Diyos lamang mapapanata. At kaligtasan.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalusalo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Birheng Maria, marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Nakahanda pa rin po sa bandang unahan ng Main Church ang pinaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipinagdarasal sa lahat ng misa ngayong buong buwan ng Nobyembre. Sa paligid po ng ating mga simbahan, may makikita kayong mga Pilgrim's Information Logbook. Kami po'y nakikiusap sa inyo na bahagi ng aming documentation program sa pagpapalawig ng datos at ng turismong pangsimbahan at bilang alaala ng inyong pagbisita sa National Shrine, makikisulat po ng inyong mga pangalan at ng mga hinihinging detalye para maging tulong sa ating pambansang damba. Pagbisita dito, merong kayong mga kasamang galing sa ibang bansa, mangyaring doon nyo po isusulat ang inyong mga pangalan sa International Information Logbook. So dalawa pong klase iyan, isa yung local dito sa Pilipinas at isang international kung kayo'y mga OFW yung umuwi o kayo'y may mga kakilala at kasama na galing ibang bansa. Bukas po, dakilang kapistahan ng Kristong Hari, tayo'y magkakaroon ng prosesyon pagkatapos ng alas 6 na misa sa gabi. Ito po ay, ang misa po ay gaganapin sa Divine Mercy, pangungunahan ng dating arsobispo ng Lipa, Ramon Argelies. Pagkatapos ng misa ay magkakaroon tayo ng prosesyon sa paligid ng simbahan, papasok dito, tapos magkakaroon tayo ng banal na oras pagkatapos niyon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa mga nagnanais mag-alay ng rosas kay Santo Padre Pio. Ang puti ay para sa pagpapasalamat at ang pula ay sa kahilingan. May mga available pong rosas sa paligid ng ating simbahan. Ang ating sunod na misa, Healing Mass, na may pagbabasbas ng tubig mamayang alas 9 ng umaga. Inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan.
Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, healing rub, miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Atin pong ipagdadasal ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maiksing katisismo lamang po tungkol sa pagtanggap ng komunyon. Ano po? Kung kaya sa pagtanggap natin ng komunyon, nasasanay po tayo na pagkatanggap natin, pagkasubo natin, tayo ay magbabaw pa at magje-geneflect pa dito. Hindi na po. Ang tinanggap natin ay ang Panginoon at ang Panginoong dapat nating iginagalang na naririto ay nasa ating puso. Ano po? Kaya unti-unti nating baguhin. Kung kayo magje-geneflect at tutungo, yun po'y ginagawa bago tanggapin si Kristo.
Ngayon kapag ka natanggap na natin si Kristo sa komunyon, hindi nyo na kailangang magbow at mag-geniflect pa dito sa harap. Ano po? Ang Panginoon ay nasa sa atin na. Kaya unti-unti nating baguhin ang ating kinagawiang iyon ng pag-geniflect at pag-bow sa pagtanggap ng komunyon. Pwede ninyong gawin iyon kapag walang misa, kapag dumadalaw, saka tayo nag-geniflect at nagbabaw sa banal na sakramento sa altar. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa. Paghandaan lagi ang langit. Salamat sa Diyos. Banal na ina, meron sa dalganda, reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami.